Inamin ni Eros kay Engineer na siya nga ang nakapatay kay Hermes na inaanak nito. Laking gulat ni Engineer na si Eros pala ang nakapatay dito at sinabi niyang hindi pagbibintangan ni Hermes si Eros kung wala itong nakitang kahinahinala kay Eros. At malamang nga ay ito rin ang nakapatay sa anak niya. Mariin namang itinanggi ni Eros na siya ang nakapatay sa anak ni Engineer. Upang mapatunayan kung may katotohanan ang sinasabi ni Eros, ay pina-undergo ni Engineer si Eros sa isang lie detector test at naipasa naman ito ni Eros. At dahil nakapasa nga ito, ay pinayagan na siyang umuwi ni Engineer. Nag-aalala namang hinahanap ni Juno ang asawang si Hermes at kung makumpirma ang patay na ito ay gusto niyang maiuwi ang bangkay nito sa lugar nila upang mabigyan ng marangal na libing. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang uncle ni Apollo sa pagtatanong sa kanya kung isa nga ba siyang CIB agent pagkat inaalala niya ang kapakanan nito at ng buong pamilya niya. At sinagot naman ni Apollo na kahit minsan ay hindi niya ipapahamak ang pamilya nito. Si Bungo naman ay lalong pinaginitan sa kulungan at nilagay ito sa Bartolina bilang parusa sa ama nito. At nalaman ni Venus na instead na gumanda ang kalagayan ng ama niya ay lalo itong pinahirapan pagkat may personal na galit ang warden sa kanya dahil sa ginawa niyang pamba-blackmail dito noon. At dahil nga sa pangyayaring yon ay sinugot niya si Eros pagkat inakala niya na hindi tumapad si Eros sa naging usapan nila na kakauwi lamang mula kay Engineer at dahil napatunay ni Eros na malinis siya ay nakuha niya ang tiwala ni Engineer at siya na ang ginawang head ng grupo ni Tisoy pagkat wala nang naging head mula nang namatay si Boss John. Nang malaman ni Eros na hindi sumunod ang warden ng kulungan, ay binalikan niya ito at ang mga tauhan niya upang bubugin. At this time ay kasama na siya at niliwanag niya dito na dapat ay sundin ang pinag-uutos niya na ilipat ng tulugan ang tatay ni Venus na si Bungo. Sa takot naman ng warden ay nilipat nga nito agad si Bungo sa napakagandang tulugan na may TV at malaking selda. Naglambing naman si Lia kay Apollo sa pamamagitan ng pagmamasahe nito upang makumbinsi niya itong pumunta sa play niya at manood sa school. Hindi naman ito natiis ni Apollo na kahit sa kabila na paalis na siya ay sumilip pa rin siya sa play ni Lia sa school na ikinatuwa naman uli. Nakipagkita naman si Eros sa kanyang handler na hindi pa makumpirma kung sino at tinanong niya kung totoo nga bang may isa pang CIB agent sa loob ng organisasyon maliban sa kanya. Ngunit hindi naman ito kinumpirma kung meron nga pagkat napakaraming nirecruit ang CIB upang maging agent. Habang kumakain naman si Apollo at Lia ay nagpakita si Madam Helen kay Apollo senyales na gusto nitong makausap si Apollo. Sinabi nito kay Apollo na nalaman na ng ahensya ang pagbagsak ng Delos Farm at alam niya may kinalaman si Apollo dito na hindi naman itinanggi ni Apollo. At pinuri ni Madam Helen si Apollo pagkat inuna nito ang kapakanan ng nakakarami. Subscribe na mga kachika para laging updated sa susunod pang mga episodes.